Okay, tapos na tayo sa month of April, na nagawa na natin yung realization, yung payment of liabilities, tsaka yung payment to partners for the month of April. Then yung balance niya as of April 2019. Okay, next. Assets having book value of 24,000 sold on May 4, 18,000 pesos. Therefore, yung difference na 6,000 is yun yung loss on realization na hahatiin ng partners according sa kanilang profit and loss ratio. So, lagyan na natin. Realization for the month of May. Assets having book value of 24,000. So, yung 24,000 na-realize na and na-realize siya for 18,000 pesos. So, dagdag sa cash. Loss on realization na 6,000 nung May times 60%. So, 3,600 kay A. Kay B naman, 6,000 times 15%. 900 pesos. 6,000 times 10%, 600. 6,000 times 15% share ni D sa loss on realization, 900 pesos. Therefore, balances after realization ng May ay 18,000 sa cash, 2,000 sa non-cash assets, 2,000 sa capital ni A, 7,500 capital ni B, 5,600 minus 600, 5,000 sa capital ni C, 5,500 sa capital ni D. So, wala na namang liabilities na existing and wala na ring loans na existing. Wala nang liabilities. So, hanggang mangyayari is distribution ng 18,000 sa bawat partners. And dyan ulit tayo gagawa ng statement of or schedule of safe payments. Okay, so considering yung capital nila after ng realization ng May, which is 2,000, 7,500, 5,000, tsaka 5,500. Ngayon, kukonsider ulit natin yung loans ng bawat partner. So, sa statement of liquidation, wala lang natitirang loan yung bawat partner. So, wala na tayong ilalagay ng loan dito. And next is, meron pang non-cash asset na 2,000. So, ang assumption, una, inability to dispose the remaining non-cash assets. So, sa pag-compute ng schedule of safe payments, lalagay natin yung possible loss na unrealized non-cash assets na 2,000 pesos. Hahatiin sa kanilang profit and loss ratio. 2,000 times 60%, 1,200. 2,000 times 15%, 300. 2,000 times 10%, 200. 2,000 times 15%, 300. Okay. Balances. $2,000 minus $1,200, $7,500 minus $300, $7,200. $5,000 minus $200, $4,800. $5,500 minus $300, $5,200. $8,000 plus $7,200 plus $4,800 plus $5,200 equals $18,000 pesos, which is yan yung amount ng cash as of May after ng realization na i-distribute sa bawat partner. So, si A ay makakareceive ng 872 kay B and so on. So, lalagay natin dito, payment to partners. Payment to partners for the month of May. 18,000. Then, 800 daw kay A.
7,200 kay B, 4,800 kay C, and 5,200 kay D. Therefore, balances after payment, cash ay 0, 2,000 sa non-cash assets, 1,200, 300, 200, and 300. Next, assets having book value of 2,000 on June, sold on June for 1,000. So, yung difference na 1,000 is yun yung loss on realization. So, lagay na natin, realization ng June 2,000 ng cash assets bawas 1,000 sa cash. Then, yung difference na 1K profit or loss ratio 600. 1,000 times 15% 150. 1,000 times 10% 100. 1,000 times 15% 150. Therefore, balances after realization 1,000. 0 na yung non-cash asset, 600, 150. Therefore, yung 1,000 na cash is ito na yung pagpupuntahan niya sa bawat partners. 1,000, 600 kay capital, kay A, kay 150 kay B, 100 kay C, 150 kay D. Therefore, payment to partners 1,000, 600, 150. Okay, hindi na tayo gumawa ng schedule of safe payments kasi wala nang possible loss na i-assume dahil na-realize na ang lahat ng non-cash assets nung June. So, yung 1,000 is i-distribute na sa bawat capital or sa bawat partners according sa kanilang capital balances. So, sa case na to, 600 ang binayaran kay A, 150 kay B, and so on. So, 0, 0, 0, 0. So, tapos na yung statement of partnership liquidation installment basis as for the month or as of June 30, 2019.